Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Pagtugon sa problema sa droga at pag-aayos sa public health and safety policies ng pamahalaan na ang solusyon sa pagsugpo sa ilegal na droga. Ito ang mensahe ni dating Colombian President Cesar Gaviria kay Pangulong Rodrigo Duterte na dating lumaban din sa pagsugpo sa problema sa droga sa kanilang bansa. Sa kanyang column sa New York Times, sinabi na dating Pangulo na umaasa siyang hindi mangyayari kay Duterte ang pagkakamali na nagawa niya noon. Si Sophia Okot sa detalye. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa talamak na ilegal na droga sa bansa. Marami ang sumusuporta sa kampanyang ito. May ilan din namang patuloy sa pagtuligsa dahil sa isyu ng umano'y extrajudicial killings na kinukundena ng International Human Rights Group. Bilang dating Pangulo ng Colombia na naglunsad din ng matinding laban sa ilegal na droga, nagbigay ng mensahe si dating Colombian President Cesar Gaviria kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating Pangulo, ang problema sa droga ay hindi kayang maresolba sa pamamagitan lang ng pagpatay sa mga adik. Sa kanyang column sa New York Times, sinabi ni Gaviria na umaasa siyang hindi mangyayari kay Duterte ang pagkakamali na nagawa niya noon. Bagaman usapin umano ng national security ang problema sa droga, hindi naman ito kayang sugpuin gamit lamang ng armed forces at iba pang law enforcement agencies. Dagdag pa ng dating presidente ng Colombia, pag-aaksaya lang ng pera ang paggamit sa mga sundalo at mga pulis para sa war on drugs at maaaring makapagpalala pa sa suliranin. Sa kanyang karanasan, sinabi ni Gaviria na ang pagpapakulong sa mga drug user ay nakakapagpalakas pa umano sa organized crime. Inamin din ni Gaviria na ang kanyang kamay na bakal na approach sa ilegal na droga sa Colombia mula 1990 hanggang 1994 ay walang naging epekto at nabigo siyang mawakasan ang drug production at consumption. Payo ni Gaviria sa lahat ng lider sa mundo, lalo na niya kay Pangulong Duterte, pinakamabuting pamamaraan para tugunan ang problema sa droga ay ayusin ang public health and safety policies ng pamahalaan. Anya, bagaman tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mamamayan at parusahan ang mga gumagawa ng krimen, maling pamamaraan anya kung nauuwi na ang drug war sa extrajudicial killings at vigilantism. Ang matagumpay na Pangulo anya ay iniisip ang kapakanan ng publiko at matiyak na mabawasan ang sakit at hirap ng nasasakupan. Umaasa umano ang dating Pangulo na hindi mahulog ang Pangulong Duterte sa kaparehong pagkakamali. Para sa Eagle News, Sophia Okut, IM1 with 25. Sa kaugnay na balita, tumugon naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mensahe ni dating Colombian President Cesar Gaviria. Sa kanyang talumpati sa 115th Anniversary Celebration of Bureau of Customs, sinagot ng Pangulo na magkaiba umano ang problema ng Pilipinas sa Colombia dahil cocaine at marijuana ang laganap sa nasabing bansa. Hindi kagaya ng Pilipinas na shabu kung saan matindi ang tama sa utak ng tao. Aminado ang Pangulo na malaki ang problema ng droga hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang panig ng mundo na patuloy anyang sinisira o sumisira sa buhay ng mga tao. Sa isyu naman ng extrajudicial killings, nais ng Pangulo na isang tabi na lang muna ito. To tell you frankly, ang sabi nila yung Colombia has been lecturing about me, that idiot. You know, doon cocaine. Cocaine pati heroin is not really, but cocaine is more or less marijuana. Medyo okay yan. You can still communicate, but with shabu.